Ayan. So, ayan guys. Today, teka lang. Yung aking tsaa, nabagong buhay na sa umaga. Sa umaga lang. Wait, mag-tsa-tsaa lang tayo. Malamig siya na tsaa. Ayan. So, makikita nyo sa loob meron siyang parang yung bag, tea bag. Tea bag. Ayan. Baka matuyo kasi na lang muna natin sa chika. Intro pa lang ito, mahaba na, di ba yung chika? Kaya naghanda ako ng tea. Kaya maghanda na rin kayo ng tea. May pa-tissue tayo. Kasi today, ichichika ko sa inyo or ishishare ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko sa pagbablog, pag-e-edit, paano ko ini-edit. Ayan, papakita ko nung actual yun na meron akong film nun. Dito lang tayo, chill-chill lang with tea. Naninibago ako or hindi ako sanay ng mga ganitong vlog or video na ginagawa yung sit-down video lang, ganito lang, hindi kasama yung mga anak ko. Kasi kung matagal lang kayo nanonood sa akin, alam nyo na minsan lang akong gumawa ng ganitong vlog. Ewan ko ba, madalas kasama ko yung mga anak ko, madalas sinishare ko yung about sa pagiging nanay ko, yung ginagawa namin, mukha. Hindi dun yung pag-uusapan natin. Hindi dun sa mukha ko. Hindi dun sa tigyawat ko dati. Sabay ganun. Na nga guys, sinulat ko dito yung gusto ko i-share sa inyo. Baka may makalimutan tayo. Dahil makakalimutin ako. Kaya may papila ko. And naisipan kong i-share sa inyo. Yung vlog na to or video na to, is, yung nasa title nga, hindi to clickbait. Sabay ganun. I-share ko sa inyo kung how to vlog and edit my vlog. Sabay English. Sabay natin mag-English. Or paano ko nagbablog, paano ko ini-edit yung vlogs ko, anong ginagamit ko na app pang edit, kung paano yung process ko sa pag-upload sa YouTube. Sana ma-share ko lahat, no? Kasi hindi naman ako expert sa paggawa-gawa ng mga ganyang klaseng video. Gusto ko lang i-share talaga sa inyo. And paalala lang po, hindi po ako expert or napakamagaling dito sa YouTube world or sa pag-e-edit. Siguro yung iba, meron mga bonggang ginagamit sa pag-vlog, pag-e-edit, kung ano man yan. Pero ito yung i-share ko kung ano yung totoo or katotohanan na ginagawa ko sa pag-vlog or pag-e-edit. Yung katotohanan lang na ginagawa ko. Yung katotohanan lang at ba't ang liwanag po. Yung ginagamit ko talaga sa pag-e-edit, paano ko siya binevlog, na alam ko na kaya kong pagsabayin yung pagiging nanay. Alam nyo yun, ay nanay, ang bait. Kaya kong pagsabayin yung pagiging nanay. Ayan, nagtaray na. Kaya kong pagsabayin yung pagiging nanay and yung pag-e-edit. Kasi yung pag-e-edit, kailangan ka mag-focus dyan, di ba? So, pag may mga batang maliit, yung edad ng mga anak ko, may mga bagay pa silang hindi nila kayang gawin tulad ng pagkuha ng tubig, hindi ko sila hinayaang gawin yun. Example lang yun. Pag nandito yung asawa ko, hindi talaga ako nag-i-edit. O, depende, pag busy siya, minsan pag nandito siya sa bahay, may work din siya na ginagawa, nag-i-study siya, nagbabasa siya, or natutulog siya. Yun. Dun ko parang saglit nag-i-edit ako. Pero pag time na parang may kailangan akong gawin, pag may inuutos siya, pag nandito yung mga anak ko, binibitawan ko yung phone ko sa pag-edit. Kasi phone yung gamit ko sa pag-edit and pag-vlog and everything. Sa pag-comment, panonood na vlog, and lahat-lahat na yan. And yung gamit ko sa pag-vlog. Ayan. So, ito yung aking iPhone 6S. Yung gamit ko naman ngayon sa pag-video or pag-vlog is yung aking iPhone 11. May salamin siya. Ayan. And yung kanyang kulay is rose gold. Ayan. iPhone 6S. Ayan siya. Naka-ano na siya. Para naka-delete na yung files. Mali ganyan ako mag-vlog nun. Ganyan. Pag ganyan ako mag-vlog. Yan ayun yung charger niya. Ayan. Pag ganyan ako mag-vlog. Ayan. Pag ganito ako mag-vlog. Ayan na ang huli ko na napansin na yung charger pala niya. iPhone 11 pala. Ganito rin yung saksakan ng headphone. Ito. Pabilog. Iba pala headphone niya. So, ayan. So, ayan guys. Ito yung gamit ko ngayon sa pagbablog. iPhone 11 siya. Gamit ko ngayon sa pagkuha ng video na to is iPhone 6S na gamit ko dati sa pagbablog. Ayan, putol-putol po yung pag-e-edit ko. Hindi siya tuloy-tuloy. Nakaupo ako, tuloy-tuloy. Ipapakita ko na lang. Tapos dito ako nag-e-edit. Tapos ganito. Headset. Ayan, ganyan. Kanya na po. Or may unan dito. Habang naglalaro lang sila dito sa harap ko, di ba? Mas madali. Dito kasi yung charger. Minsan siya charge ko pag malapit na ako matapos, tapos malulubat na. Ganyan. Pag inaantok ako, minsan bagal na ako. Di ba nag-i-edit? Tapos minsan tumatayo, nakunod na lang muna ng vlogs para mawala yung antok or music. Or doon ako sa may table. Natanggal ko siya.
Or ayan, ganyan minsan dito. Dito ako nag-edit, ganyan. Tapos inaantok-antok, gaganon-ganon. Pag inaantok, gaganon. Or manunod ng vlogs or ng music. Hindi rin biro mag-edit kasi kailan labanan mo yung antok minsan pag gusto mo matapos. Lalo na pag matatapos na yung ine-edit. Ito yung phone. iPhone 6s. Ito yung cover niya. So ganyan ako mag-vlog. Ganyan. Hello. Pero hindi ako nag-headset madalas. Ganyan. Hello. Ininom ako ng tea, kape. Para mawala yung antok habang nagpi-play lang sila dyan. Napaka-convenient kasi ng phone. So anytime na lumapit sila sa akin, pwede kong galing bigla. Yung Gora, marami akong pwedeng gawin. Stop ako ng pag-edit kasi marami kailangan gawin. So babalik ako dito. May gawain bahay. Babalik. May gawain bahay. Ganon. Ganon ako mag-edit. Dito sila, oh. Ayan, tutubasan ko sila minsan. Kaya stop mo ako sa pag-edit. Ganon. Charge muna habang may gagawin ako. Habang may asikasuhin. Tapos nalagay ko lang dito. Then ito sa baba. Tapos yan, tanan ko na sila. O punta kami dun. Let's go. Yeah, na actually, yung pag-i-edit, umaabot ng mga estimate lang. Estimate niya is 2 hours. Thumbnail, kasi di ba kung nakikita niyo yung mga video ko, may mga thumbnail yan. Thumbnail, masasabi talaga ng thumbnail. Kala mo naman, ang ganda ng thumbnail eh. Wala lang, yung mga design-design. Actually, yung pa-vlog, madali lang kasi gaganyan ka lang. Wala na dito. Isipan ko gumawa ng ganitong vlog. Kasi yung phone ko kanina, ayun na dinala ng asawa ko, pupunta siya sa bahay ni mama niya. Ayun, ayun, bibigay nga yun sa mama niya. Meron akong ipapakita ang clip kung ano yung gamit ko sa pag-edit. Meron na rin ako mga dinownload dati na app sa pag-edit. Marami-rami na rin. Ternay ko yung iba, may mga watermarks, yun yung pinakaayaw ko. And yung iba, parang matrabaho sila, parang hindi siya swak para sa akin. Ito ko yung simple lang. Kung huli kong vlog, panoorin niyo, nag-try ako ng ibang editor. Actually, dati naalala ko na dinownload ko na yun, pero dinilit ko. Marami akong app na dinadownload. Yung mga games, wala yan sa cellphone ko or kung ano-ano man yan. Kasi nga, mapu-full yung phone ko, di ba? iPhone 6s yung gamit ko noon and ilan lang yung memory noon. Mas malaki na yung memory ng bago kong phone ngayon. Kaya naisipan ko rin na mag-try ng ibang editor. Kasi yung mga text, di ba? Minsan maliit yung text ko dyan. Pag iMovie yung gamit mo, yun ay mahirap ka maglagay ng mga emoji and yung text maliit, parang hindi mababasa ng manunood. Yung VLLO ba yun? Yun, shinare yun sa akin ng isang YouTube friend natin. And parang trinay ko na yun dati. Dinilit ko lang kasi parang matrabaho nga. And dati, yung mga vlogs ko, mayroong mga background music, mayroong background sound, yung mga tatawa, ganun, meron ganun. Pero ngayon na, wala na talaga. Kasi parang gusto ko more simple lang and para mabilis lang ba. Ilang oras ba yung pag-i-edit ko? Madalas, kung straight naman, wala akong ibang gagawin, pag-i-editan talaga, focus lang talaga na never pa nangyari yun. 1 hour, pwede siya ng 1 hour. Or kasama na yung thumbnail nun. Pero parang hindi pa kasama yung pag-upload or something. Kasi minsan yung connection, di ba? Hindi natin alam. Or yung estimate talaga, 2 hours. Parang kulang pa yon. Kasi nga paputol-putol ako sa pag-edit. May mga utos yung aking amo dito sa bahay. So, maabot siya minsan ng 4 to 5 hours. Kasi minsan kailangan ko na gumawa or magluto ng dinner. Kaya minsan after dinner ko na na-upload. Habang nagdi-dinner kami, na-upload ko na yung vlogs. Parang ganun yung nangyayari. Ginagawa ko, kung wala, diba, linalabas ko yung mga anak ko sa park, yung pinapiplay kami. Kasi madalas yung vlog ko yung mga nasa labas kami. Yun, hinawakan ko lang yung phone, ganun-ganun. Tapos pag uwi namin, yung papakainin ko sila. At least happy na sila. Kaya pwede na ako mag-edit habang nag-edit ako. Happy na sila kasi nag-play na sila ng park ng ilang oras. Minsan umabot kami ng 3 hours sa labas, 2 hours, ganun. Depende sa panahon ngayon. Pag-uwi namin doon, nag-play na lang sila, papakainin ko sila, yun, nag-i-edit na ako. Tapos, umaabot na kailangan ko na magluto ng dinner, kaya mag-i-stop ako sa pag-i-edit. Kailangan ko na magluto ng dinner, tapos kinukontinue ko siya. Pag-gabing-gabi na, hindi ko na ina-upload or pinapublish yung vlog. Doon ko na tinutuloy yung pag-i-edit ko sa umaga, or ina-schedule ko na siya sa umaga. Tinatapos ko lang before matulog, tapos ina-schedule ko na siya for the next morning yung vlog. Para mapublish, para mapanood nyo na. So, ayun. I-insert ko na lang yung clip na yun. I-insert ko na lang yung clip ng pag-open ng iMovie, kung paano siya gamitin, and sa YouTube kung anong setting or paano ko siya ina-upload. Punta lang tayo sa Apple App Store. Ang madalas kong gamit sa pag-edit noon is iMovie. Yun talaga lagi kong gamit. Ayan. Ang unang gagawin is i-download mo siya. Ayan. Meron din marami din mga ano, mga pwede namang gamitin sa pag-edit ng vlogs. Pero yung madalas kong gamit talaga is iMovie kasi napakadali lang niyang gamitin. Tapos, ayan.
free lang siya, kaya pwede mo siyang i-download. Ayan, hindi naman siya matagal sa pag-download. Depende kung maganda yung connection nyo. Ayan, meron siya ipapakita. Napakadali lang niyang gamitin kasi. Ayan, maganda naman yung ratings niya. Ayan guys, na-download na siya. Open na natin siya. Ayan. Sa una yung lalabas. Tapos, continue mo lang. And ayan na, okay na. So, ayan, nandito na siya. Click lang natin. Ganyan, pwede mo ka na mag-create ng movie. Punta tayo sa mga, ano ko. Ayan yung mga tinik ko. Movie. May mga trailer. May ano din. Ayan, pwede kang gumawa ng trailer, movie. Madalas itong ginagawa ko. Ayan, pipiliin ko lang dyan yung mga tinik ko today. Mga ganyan. Kungwari, ayan, di ba? Tapos, ayan. Create movie. Ayan. Tapos, talagay ko lang dyan. So, maraming choices dyan kung paano gagawin. Maraming setting. Meron naman ditong, ito, question mark. Pwede mo siyang i-press para guide siya kung paano gamitin. Ayan. Hindi ko alam kung kita mo siya. Hindi ito masyadong kita. Pero ayan. Ayan siya. Ayan. And press mo lang siya uli. Ayan, meron siya ditong ano, zoom in. Pag gusto mo lang i-zoom, na minsan ginagawa ko. Ayan, gusto mo lang i-zoom. And meron siya ditong add. Pwede ka mag-add ng pictures and everything. Kahit na ano. And album, music, files, and audio, soundtrack. Marami dyan. Ayan, sound effect. May mga sound effect dyan. Ayan. Ayan, and may voice over din. Pag gusto mo to sa files mo, meron ako dyan mga dinownload. Marami. Pwede mo yung split dyan. Yung pag-iwalayin. And pwede mo rin naman iba. Ayan. Ayan, pwede ka maglagay ng text. Maraming choices kung saan mo ilalagay yung text. Ayan. Pwedeng ganyan. Tapos, ayan, insert mo na yung text. Ayan. Ganyan. Pwedeng mabilis yung vlog. Pwede rin yung volume niya. I-max mo ng 500%. Ganun. Mag-text. Ito naman effect. Kung anong gusto mong effect sa ano. Ayan, marami naman siya guys. Okay siya. Madaling gamitin yung iMovie. Tapos ganyan siya, diba? Ayan. Tapos ang ginagawa ko is ini-export. Pwede mo siyang i-play. Baon, sandwich. Or, tapos pagtapos mo na siya i-edit. Ganyan lang. Tapos save video. Ay, maraming choices din, setting, kung anong size. Madalas yung ginagamit ko is HD 1080p. Yung ito. Ayan. Ito yung madalas na gamit ko nun. Yung 4K kasi parang masyadong malaki siya. So, ganyan na siya. Tapos pag ma-export na siya dun. So, ayan. Na-export na siya. The movie was exported to your photo library. To your photo library. Ito yung ok mo yan. And pupunta ka dito. Siyempre, nandyan na yan. Ayan na. Ayan na siya. And then, i-click mo na yung YouTube mo pag gusto mo lang i-upload yung videos mo. And meron dito sa taas, so, nakalagay plus. Ayan. Click mo lang yan. Ito. Ayan. Tapos, may lalabas na ganyan. Video, live, post, videos. Ayan. Tapos, ganyan na siya. Minsan, pina-private ko muna pag gusto ko i-set yung settings. Tapos, upload na. So, ayan. Nag-upload na siya. So, ayan yung mga videos ko. Ayan yung vlog ko na nagkaroon ako ng phone, yung gamit ko. And, ayan. Madali lang siya, guys. Nag-upload na siya. Processing na siya. Kunwari, ayan. Nagpa-process na siya. Pwede mo siyang i-edit dito.
Ayan. Ayan na. Ayan na. So, ayan na guys. So, na-upload na siya. So, edit mo lang siya. I-press mo lang yun. Ayan, i-press mo lang yan. Tapos, ayan, edit. Tapos, dyan muna siya lagyan ng title. Kung gusto mo lagyan ng title. Tapos, yung kanyang description. Nilalagay ko dyan description kung anong gamit ko sa pag-edit and everything. And, ayan, dyan. Dyan madalas ako. Sa, ano din, dito sa YT Studio, pwede rin. Ganyan. Wala, ayan yung video ko, diba? Ayan, thumbnail. Yan, edit thumbnail. Pwede akong pumili. Kahit anong thumbnail. Ayun. Ito yung monetize. Ito yung setting na it's not for made for kids. Basta maraming settings, guys. I-check nyo lang. And ayun, i-insert ko na rin yung pagpipigil ko sa pag naantok ako habang nag-i-edit. Naantok ba? Ganon. Naantok ako. Minsan, hindi ba nag-i-edit? Tapos minsan tumatayo. Habang pag nandyan yung mga anak ko, habang nag-i-edit ako. Habang naglalaro lang sila dito sa harap ko, di ba? Mas madali. Nandiyan lang sila, kahit kayo nabablog ako or naggagawa ng video na to, nandiyan lang sila, nakatingin ako. Habang nag-edit din ako dito sa table namin, ayan, ito yung ginagamit ko na headset. Ko lang napansin ng huli na yung headset pala ng iPhone 11 and iPhone 6S. Ginagamit ko dati sa pagbablog, parang mga 4 na taon ko nang gamit yung iPhone 6S. Pero hindi naman ako ganun pakatagal na nagbablog. And ito yung iPhone 6S, yung kanyang headphone. Ito naman yung parang charger siya. Sa charger yung kanyang manipis para madaling masira. And mas bet ko to. Siguro bibili ako na kasi meron yun, di ba, yung kuno-connect. Nag-try na rin ako tumingin sa 100 din siya po wala. Kaya bibili ako siguro online. Mga nakita ko sa Amazon, mga 1,000. So, ito yung ginagamit ko sa pag-edit. Kasi, habang nag-edit ako, biglang dumarating yung mga anak ko, biglang nalapit sa akin, di ba? So, ito, mumurahin lang to. Sa 100 yen shop ko lang ito binili. So, kahit masira nila, di ba? Hindi ako manghihinayang bigla silang lumapit, mahila nila. Minsan si Buso, yayakap yan sa akin. Na habang nag-edit ako, so, itatabi ko yung phone ko. Siyempre, ibibigay ko yung time ko sa kanila, yung mga bata. Yan, di ba? Para napagsasabay ko yung pag-edit ko. Tapos, minsan, dyan ko lang nilalagay, di ba? Paglaruan ng bata. At least, ako yung mag-a-adjust. Ako yung mag-adjust sa mga bata. Para hindi naman masyadong masakit pag masira nila, di ba? Kasi one time, ginupit-gupit po nila. Yung original na iPhone headphone ko, ginupit-gupit po nila. Hindi naman ako ganun na nagalit. Parang na-shock lang ako. Pero parang na-realize ko, kasalanan ko rin naman yun. So, ayun. Kung ginagamit ko naman ngayon, na linalagyan ko ng iPhone ko sa pagbablog, gamit ko naman ngayon kung saan kayo nakalagay, ipapakita ko na lang din yun. Loco medicine box, ayan. Ayan. Pero, kailan lang, meron nagbigay sa akin na ating YouTube friend ng parang tripod siya. And gustong-gusto ko siya. Actually, hindi ko siya laging nadadala kasi nga, yung gamit ko na bag is ano. Pero, perfect siya for family vlog, ganon. Sa labas, pag may sakura, yan, ilalagay mo lang doon. Lagi ko na po-forget kasi tinatago ko siya kasi yung nga importante to sa akin kasi may memory to. Thank you pala sa aking sis. Kuna siya tinatanggal ito para mabilisan pagdala. Ayan. Hindi ko siya ginamit to kasi gusto ko rin dito lang baka kasi matamaan ng mga anak ko, di ba? Nagamit ko na to actually dun sa paggawa ng bread ko. Nilagay ko siya doon para hindi magalaw-galaw yung phone ko. And perfect talaga siya kahit sa iPhone 11 ko magagamit kasi may adjust siya diyan. And bigay lang to, guys, sa akin. And thank you so much. Sa mga sit down videos ko magagamit ko yung mga ganito-ganito. Ayun, guys, parang yun lang naman yung may si-share ko. Na-share ko na ba lahat? Yun na, napakadali lang yung editor na ginagamit ko. And ayun nga, kahit may computer kami dito sa bahay, mas gusto ko yung phone para yung gamit ko sa pag-edit sa ngayon. Kasi maliit pa yung mga anak ko eh. Ako yung mag-a-adjust para nakikita ko lang sila. Maliit lang kasi yung phone, di ba? Pag lumapit sila, di lagay, di ba? Pag gamit ko yung computer, siyempre, di ba, yung mga bata, hindi natin maiwasan yan na may pipindot sila, mangingialam sila, tayo yung mag-adjust. Kasi ako yung adult, ako yung nanay, di ba? So, yun guys, sana na-share ko sa inyo yung simpleng gamit ko sa pag-edit, yung pag-upload sa YouTube. At paalala po, hindi po ako expert ha, i-share ko lang kung ano yung talagang ginagamit ko. Yung mga mami na YouTuber dyan, share din kayo kung anong gamit nyo. Kung gusto nyo rin i-share or gumawa na ganitong vlog, i-share nyo rin. Thank you so much. Sana may natutunan naman kayo kahit papano. And guys, siguro sa susunod na video ko or vlog ko, sit down video ko, i-share ko sa inyo kung ano, paano ko nag-start sa YouTube, kung paano ko nagawa yung pag-YouTube kahit yung asawa ko hindi siya ganun na okay.
or alam niyo yun, okay siya na hindi sa pagbablog ko. Kung paano ko to pinush yung pagbablog ko na to. Basta doon sa susunod na sit ng video ko. Kaya pag may mga katanungan kayo about sa pag-YouTube ko, i-comment niyo na yan sa baba. At itatry natin yan sagutin, okay? So yun guys, maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. And see you again sa susunod na vlog. Bye-bye!